Magandang araw po mga kapatid. Nandito po tayo muli sa The Word is Alive! Ako po si Sister Lesis Navarro from the Missionary Sisters Servants of the Word. At ako naman po si Chini mula sa Sisters ng San Rocco de Manila Parish. At ako po si Tere mula po sa Biblical Apostolate Ministry ng National Shrine of Our Lady of Guadalupe. Sama-sama po tayo ay magtuklasan ang magandang pong mensahe ng salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsisimula ang ating bagong lesson, tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, ako'y iligtas. Ipagsanggalang mo ng iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, aking panalangin. Iyong ang pakinggan, aking mga daing. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit ang ako'y patayin. Kanilang nilimot na ang Diyos ay sundin. Batid kong ang Diyos ang siyang tutulong. Tagapagsanggalang ko aking Panginoon. Ang hinahangad ko ay maparusahan sa gawang masama ang mga kaaway. Ang Diyos na matapat sila'y wawakasan. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat kay Yahweh dahilan sa kanyang kagandahang loob. Iniligtas ako sa kabagabagan. Iniligtas niya sa mga kaaway at aking nakitang sila ay talunan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, welcome back po mga kapatid. Ang ating pong programa, The Word is Alive, is very, 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 very full of surprises. Not surprises na nakakagulat, pero magandang sorpresa na galing sa salita ng Diyos. Mga realizations, di ba, na galing sa salita ng Diyos na minsan hindi natin inaasahan. Last lesson po ang ating potninuklasano na tunghayan ang ating pong tungkol sa mga hukom, no? Mga hukom, hindi po yung mga maghuhusga lang, no? Or yung mga judges. Joke lang. Yung mga judges. No, yung mga pinili ng Diyos, no? Para sila po magiging mga pinuno ng sambahayan ni Israel. At sila po ay mga may katangi-tangi mga parang kakayanan. At ganun din po yung kanilang mga talento. No, hindi po parehas. Katulad po dito sa amin tatlo, hindi po rin parehas. Ako, Ben, mas pinagaparehas. No, so, today, papasok po tayo sa isang bagong lesson. Sobrang excited kami sa lesson na ito kasi tungkol sa mga hari, no? Sa ating pong istorya ng bayan ng Israel, nakita po natin mula sa simula, no, sa Genesis, sa mga patriarka, at ngayon din po nakita natin yung istorya ni Moises, and then mahukom, no? Parang this lumelevel up na po tayo, no? Ano po yun? Malalim na tayo. Malalim yung lumelevel up. Ano talaga? Malalim po yung ating paninilay. And lumelevel up din kasi bakit? Mas malapit na po sa pagdating ng Mesiyas. Yes. No? So, ito pong episode natin 18, no? Makikita po natin ang mga hari. But especially, ang ating pong lesson is si David, ang hari na ayon sa puso ng Diyos, no? Of David, the king according to God's heart, no? Sana tayo din lahat ay magiging katulad ng puso ng Diyos. So, babasahin po natin ang unang Bible text na i-share sa atin ni Chin. So, hanapin po natin sa ating Biblia ang 1 Samuel chapter 8 verse 5. Kanilang sinabi, "Matanda na kayo,
ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti ay ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So ayun, 'di ba katulad ng sinabi ni Sister kanina na 'di ba yung past lesson natin, si God yung pumili ng mga hukom. So ngayon naman is nakita natin 'di ba na sabi ng mga bayan ng Diyos or yung mga Israelita na si Samuel ay matanda na. So kaya gusto nila na pumili si Samuel ng isang tao na mamumuno sa kanila. So yun nga po yung tatawagin natin ngayon na yung sa lesson natin is yung mga hari. So yung hari is yung mga tao mismo yung pumili. So di ba yung sa hukom binigay ni God. So dito po sa hiling na to ng mga Israelita, ito ay ikinalungkot ni Samuel. Yes. Kasi di ba parang ang ibig sabihin, nagkulang sa pananampalataya yung bayan ng Diyos. Kasi di ba nakita natin na nilid sila, ginaid sila ni God, nasa tulong ng mga kakayanan and sa talent na ibinigay din ng Diyos sa mga hukom. So ayun, naging, di ba, nabasa natin sa mga nakaraang lesson na nilid ni God, tapos lagi silang nananalo din dun sa mga, sa war, ganyan. So yun ay laging sa tulong ng Diyos. Pero yun, eto naisip na ng mga tao na ay gusto namin maging katulad ng ibang bansa. Kasi yung ibang bansa, meron silang hari. So yung nakikita nila na successful yung ibang bansa kasi pinamumunuan sila ng isang hari. So hindi nila, parang nabaliwala yes. yung mga ginawa ng Diyos para sa kanila. Kasi gusto nila, pamunuan sila ng ibang tao. Parang di ba kung i-relate din po natin sa nangyayari sa atin ngayon, kasi di ba kapag nakikita natin na, ay yung bansa natin parang mahirap, yung bansa natin ganito yung mga nangyayari, bakit hindi natin tularan yung ginagawa ng ibang bansa, yung mga successful, di ba? Parang madaming mga pinapatupad doon, tapos ay kailangan gayahin natin, ganun din yung gawin natin dito. Pero minsan iisipin natin kasi di ba, minsan or madalas nasa-sacrifice yung values natin. Di ba na parang, ay ginagawa nila dun, gagawin din natin na hindi natin napapansin na meron pala tayong mga nagagawang paglabag. Na kung ano yung mga pinaniniwalaan natin na yun is alam natin nagdala din sa atin para magtagumpay tayo. Eh dahil nakita natin or naisip natin, ay, dapat tularan na din natin sila, dapat i-adapt natin, dapat ganito yung gawin natin. So, alam ko isyon, alam nyo na din kung anong ibig kong sabihin na mga na-acquire or mga ginagamit na din or ginagawa natin dito sa bansa natin. So, ayun, siguro is, and then kung babalikan natin, anong mga pagkukulang din natin na alam natin lagi tayong tinutulungan ng Diyos. Kasi di ba ito kahit kinalungkot ni Samuel, pero anong ginawa pa rin ni God? God, umayag ang Diyos. Yes, na sige, yes. Ibigay natin yung gusto ng tao. Ibigay natin yung hari na inaasam nila. Na kung di ba kung iisipin natin, napaka mapalad natin kasi yung Diyos, ibinibigay niya sa atin ang lahat. Kasi ganun niya tayo kamahal, na para mailid niya yung mga tao, ah, ito yung kailangan niyo, na sa tingin niyo, ito yung makakatulong din sa inyo. Sige, bigay natin. And yun, sa pagbigay din sa atin ng Diyos na yun, lagi pa din naman niya tayong hindi iniiwan, na lagi niya tayong iginagay na anumang pagdaanan natin sa buhay, lagi siyang nandyan. Kaya titingnan natin, di ba, sa story na to, anong nangyari sa mga tao na ito, yung ibinigay sa atin ng Diyos yung hinihiling nila or ng mga Israelita. So, yun po ay titingnan po natin sa next na lesson po natin. Yes. So, basahin po natin mula sa 1 Samuel chapter 9, verse 15 to 27. Isang araw, bago dumating doon si Saul, nagpakita kay Samuel si Yahweh at sinabi, "Bukas ng ganitong oras, may darating sa iyong isang lalaking taga Benjamin. Pahiran mo siya ng langis bilang pinuno ng aking bayang Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan at narinig ko ang kanilang karaingan." Nang dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po ba nakatira ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula.
Sumama ka sa akin sa altar sa Burol at magsasala tayo sa pagkain. Bukas ka na ng umaga umuwi pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman. Huwag mo nang alalahanin ang mga asnong hinahanap mo sapagkat nakita na ang mga iyon. Sino ba ang pinakamimithi na Israel kundi ikaw at ang sambahaya ng iyong ama? Sumagot si Saul, ako po'y mula sa lipi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lipi sa Israel, at ang aming angkan ang pinakamahirap sa aming lipi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin iyan? Si Saul at ang kanyang katulong ay isinama ni Samuel sa handaan at pinaupo sa upuang pandangal. May 3 po ang naroong panauhin. Sinabi ni Samuel sa tagapagluto, ihain mo rito ang bahaging ipinatabi ko sa iyo. Nilabas ng tagapagluto ang pigi at hita ng handog. At inihain kay Saul. Sinabi ni Samuel, narito ang bahaging ibinukod para sa iyo. Kainin mo sapagkat iyan ay inilaan sa iyo sa pagkakataong ito. Nang araw na iyon, kumain nga si Saul kasalo ni Samuel. Pagbalik nila sa lungsod, may nakahanda ng higaan sa ibabaw ng bahay para kay Saul. Doon siya natulog ng gabing iyon. Kinabukasan ng madaling araw, nilapitan siya ni Samuel at ginising. Bangon na at nang makalakad na kayo. Bumangon nga si Saul at silang dalawa ni Samuel ay lumabas sa lansangan. Nang palabas na sila ng lungsod, sinabi ni Samuel, paunahin mo na ang katulong mo at mag-usap tayo sandali. Sasabihin ko sa iyo ang ipinapasabi ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, yung kanina po sinabi ni Ate Chini, gumawa na po ng paraan yung Diyos at sinunod po ano yung hinihingi ng mga tao. At ito na nga po, ang pinakita sa kanila kay Samuel ay si Saul. So makikita po natin na si Saul po, isa po siyang tao na talaga makikita po natin ang kababaan ng loob. Kasi sinabi po niya dito na ako po ay mula po sa lipi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lipi sa Israel at kami ang pinakamahirap sa aming lipi. So makikita po dito na alam po ni Samuel, alam po ni Saul. Kasi magkapareho po yung mga nalilito po ako dito. So, si Saul, so mas maikli ang pangalan. Si Saul, alam po niya yung ang katotohanan at ang kanyang sitwasyon. So alam po niya na ganito lang po ako. So bakit po ganito yung mga inihahandog sa akin? Bakit pinaglalaanan ako ng ganito? So sabihin po natin, atensyon, mga magagandang bagay na hindi sa tingin niya po ay hindi siya karapat-dapat. So, makikita po natin na dito po sa mundo natin, nagsisimula po yung mga tao. Tayo pong mga lingkod ng Panginoon din, o lingkod po ng dito po sa ating bansa, na lahat po nagsisimula sa kababaan ng loob. Dahil alam po natin kung ano po ang tunay nating kapasidad, ang ating capabilities. Pero through time, no, dahil po nakikita po natin na ginagabayan tayo ng Panginoon at tinutulungan tayo doon sa mga bagay na gusto nating makuha o marating, maging possible pa para sa mga tao. Nakakalimutan po natin na hindi po natin nakukuha yun dahil sa ating sarili. Nagagawa natin yun dahil ang Panginoon ang nag-empower sa atin. Siya ang nagbigay sa atin ng capability at siya ang nagbigay ng lahat ng paraan para magtagumpay yun. And through time, imbis na yung Panginoon po ang ating bigyan ng papuri at palhati. Sa katagalan, parang tayo na po. So, ang ginagawa natin sa sarili natin na parang tayo yung magaling. Tapos, makikita po natin sa mga, kapag tinuloy po natin yung pagbabasa, makikita po natin na si Saul, hindi na po siya nakikinig doon sa naisabihin ng Panginoon sa kanya. Kasi hindi naman po siya pinabayaan ng Diyos. So, patuloy po siyang ginagabayan. Pero parang, imbis na ibigay niya kay Lord yung pag-desisyon, parang ako na yung susunod. Mm-hmm. At ayun, ako na po talaga. So, nakita ko po dito yung sarili ko. At siguro po yung ibang tao, makikita niyo rin po na sa umpisa, ganun po talaga. At sa akin po, personal na prayer ko po sa akin bilang lingkod ng Panginoon na
Panginoon, sa katagalan na marami akong magagawa para sa iyo, sana po hindi niyo po ako papabayaan, di ba? Mm-hmm. So ayun mga kapatid, parang naalala ko po yung isang pag-uusap namin ng kapatid ko rin. Kasi pareho po kami na nagsisilbi or naglilingkod po sa simbahan. Iniisip po namin na sa umpisa po kami, dahil alam po namin na parang sabihin natin mo lang maibubuga, parang walang kayang gawin or what, and then umaasa kami sa Panginoon sa lahat ng mga ginagawa namin, sa pagkanta man o sa pag-serve man, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, dahil alam namin na kami ay mga mahiyain. So, di ba, ano bang pwede namin magawa? So, through time, mga ilang taon na rin po kami nagsisilbi, sabi namin sa sarili namin, ate, no, hindi natin magagawa to kung hindi dahil sa tulong ng Panginoon. Pero sabi namin, darating kaya yung panahon na hindi na natin siya ma-acknowledge? Yung parang, okay, successful tayo sa lahat ng activities, ang daming tao pumupunta, ang daming nagsasabi sa amin, ang galing nyo, salamat, ganyan. Parang ang panalangin talaga namin ni mga kapatid ko, si Bia, na sana ate, patuloy tayong gagabayan ng Panginoon at hindi niya hahayaan na lumaki yung ating ulo. At yun ay naniniwala po ako na ito ay sa patuloy na pagpapalago ng ating pagpapakumbaba at pananalangin. Napaka-importante po talaga. Yes, no, salamat, Tere. No? Ang ganda ng experience natin sa paglilingkod sa Diyos. At of course, no, nakita po natin ito sa unang mga, pwede natin sabihin, yugto ng buhay ni Saul. Pero yes, alam natin na hindi po ganun naging resulta ng kanyang buhay, no? Si Saul naman, no? Alam niyo na sa una, akong pinakamaliit, and then hindi po siya sumunod sa sinabi ng Diyos. Nilagay pa siya ng estatwa para sa sarili niya. At syempre, parang hindi ang Diyos ay ayaw sa kanya. Sabi ng Diyos, dahil tinalikuran mo ako, hindi kita gagabayan, hindi kita pinupush, no? Kung ayaw mo may acknowledge siya, he will just let you free, no? And by letting us free, no, it's not that I got, it's not hindi niya tayo mahal dahil mayabang tayo, no, mahal na mahal niya lahat ng tao, pero mas malapit sa puso niya ang mga tao na mapagpakumbaba. Katulad po ng susunod na ating hari na ating tutuklasan pagkatapos po ng commercial. Susunod na Bible text natin, tunghayan natin ano pong gusto sabihin ng Diyos sa atin sa 1 Samuel chapter 16, verse 7 to 13. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siyang hinirang ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila si Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa. Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo,
Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kaniyang mga kapatid. At mula noon, sumakan niya ang espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Chini. So ngayon, tayo po ay nasa buhay na ni David. Okay, kung sabihin natin na ano po yung sinimulan ng buhay ni David, sabihin na very simple, na siya yung pastor ng mga tupa ng kanyang tatay. At ganun din po yung simula ng lahat ng mga tao. No, katulad po sa sinabi din ni Chini at ni Tere, no, sa ating dating pong Bible text. No? At nakita po natin si Samuel. No? Si Samuel ay hinira din ng Diyos nung bata pa siya. Ang kanyang nanay si Ana, baog siya, hindi siya magkakaanak. Pinapagdasal na ng kanyang nanay at binigyan ng Diyos. At sobrang generous yung nanay niya. Binigay yung nag-iisang anak niya sa Diyos para maglingkod sa kanya. Tapos naging pinakamahalaga na tao, no? Hindi lamang pong hukom, propeta. At ganun din po siya nagpa... pwede natin sabihin na siya yung duktong o no, dumuduktong po sa istorya mula sa hukom sa mga hari. Last hukom at sa unang hari si Saul. Si Saul naman, kung nakita natin na ang panlabas ng kanyo ni Saul, very magaling kasi matangkat siya. Pinakamatangkat sa lahat, no? If you read the whole book of Samuel, you will see that Saul was very, very tall and very malakas, no? Si David, no? Akala nyo, very, ano siya, manly, no? Si Benjamin, si Saul, na nakita natin na siya yung pinakamatangkat, very manly, very, parang, ano. But si David naman, at sabi dito, nagungusap daw yung mga mata. Paano nangungusap ang mata, Tere? Nag-blink-blink. Nag-blink, as in, naman. Tapos nangungusap ang mata, and then, sabi po dito, no? Makisig na binatilyo, malusog, at nangungusap ang mga mata. So, we can see that, okay, so panlabas ng itsura, very fine, a fine man, no? But simple and maybe mahina, hindi katulad sa expectation na isang hari na panglima. Na kasi dapat talaga marunong ka mag-work. Okay, paglaban. Yes, kasi yun sa panahon nila, kailangan nila lumaban po against sa mga Philistines. So alam po natin na talaga kailangan malakas ang tao na pinili ng Diyos. Yun ang expectation po ni Saul, ni Samuel at ni Jesse at ni Eliab, Aminadab, lahat ng mga sama, no? Hindi sama, si Sama. yung kapatid, yung mga kuya ni David. But David was also not expecting it. Andun siya sa parang, nag-aalaga ng mga tupa na papastol. Yun lang. But sabi po ni Samuel, ito siguro, no? Ang pinili ng Diyos. Pero hindi talaga sigurado. No? Siguro lang. Minsan ang expectation natin, siguro ito yung gusto ng Diyos. Talaga? Mayroon po tayong discernment. Yes. So, kailangan po talagang ito sa buhay natin. Kung hindi, sumusunod tayo sa mga gusto ng mundo. Katulad po sa sinabi ni Chine kanina sa Bible text niya. No? Kung ito yung trending, kung ito yung gusto ng lahat, yun ang gagawin ko. Yes. And then, for example, to get a job, there is people that even they commit this sin, no? If it's not for health, plastic surgery is not moral, no? It's not moral. For example, if you destroy talaga yung buong mukha mo and then you need to, you don't have your nostrils or like, is that? But just for you, for vanity, or to feel that you belong, hindi naman kalugod-lugod yan sa Diyos. How God is looking at you? No, sana makaroon tayo ng the same paningin ng Diyos. Na minsan tayo, diniscriminate po din natin yung ibang tao. Kahit po sila ay ibang kulay yung balat nila, yung relihiyon nila, o yung position nila.
we do not treat them as equals, and that is so sad. Na kahit po sa mga anak ng Diyos, ganun din po ang ginagawa natin. Kahit po sa mga Katoliko din. No? So, sana lahat tayo ay matuklasan natin yung biyaya ng Diyos na binigay sa atin. Ako ay mahal ng Diyos, hindi sa mga panlabas ng achievements ko, o hindi po sa panlabas ng anyo ko, kundi sa puso ko. Si Jesus, our Lord, will tell that in the New Testament, but we will see that later, no? So, how God looks at me? No, kaya, ang pinaka-importante na Bible verse dito na nakita ko ay, huwag mong tignan, verse 7, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas ng anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Ang ganda, no? No? Kaya, minsan gusto natin ipaglaban yung ating intensyon, yung ating hindi nakikita ng tao, but ipasuggest natin lang yun. Yes. Kung tayo ay misunderstood, because he didn't understand me, let us God do his work. No? Kasi siya talaga nakikita ng intention natin. Yes. Siya talaga nakakaalam. Diba? Alam ko na minsan naranasan din natin, maganda yung intention mo, tapos ikaw ang pinapasama ng ibang tao. No? Pero you just want to help. Yes. Tapos ikaw ang pinagsabihan, ikaw ang in-scold. No? Hindi ko alam kung sa work, sa service, sa church. No? Minsan po ganun ang nangyayari. But let us allow God, no? To be the one, no, na siya talaga nakikita yung ating mga puso. Siya talaga yung nakikita ng ating mga ginagawa. At ang kagandahan din dito, he was chosen by the Holy Spirit, no, nandito po sa verse 13. And sabi dito, no, sumaka niya ang Espiritu ni Yahweh. No, sumaka niya ang Espiritu ni Yahweh. At siya, ito po yung nakikita, na paano po ang Diyos lagi gumagabay sa mga hinirang niya. Kaya wala dapat tayong kinakatakutan sa mga ginagawa natin, no? So, halimbawa, kung ikaw ay PYM coordinator, o kung ikaw ay sa Bible Apostle, no? Kung ako ay isang sister, parang ito sa tinutukoy yung buhay nila, no? O kayo mga kapatid, di ba? Baka kayo may mga experiences na habang naglilingkod sa Diyos, minsan na tinitingnan natin yung mga galing sa labas. Pero tingnan po natin. Oh, let us learn the science of faith. No? Let us allow, no, get the lens of God. No? Lord, give me your glasses. No? Give me your lens para ang makikita ko, hindi po yung panlabas ng anyo lamang, kundi yung inyong kalooban sa puso natin. Mga kapatid, bago po tayo magpatuloy sa ating programa, let us go for a short commercial. Salamat po sa mga nanood, sa mga past na episodes. Nakatanggap po tayo ng mga katanungan mula po sa iba't iba po. So, sa mga iba pong may gusto pong magtanong, i-comment nyo lang po dun sa video natin kung meron pa po kayong pahabol. Pero, ayun po, meron po tayong isang tanong, sister. Talaga? Yes po. So, ito po siya. Pakinggan po natin. Magandang araw po. Ako po si Bia. Gusto ko lang po itanong kung paano ko po mararamdaman natanggap po ako sa mundong aking ginagalawan. Ayun lamang po. Salamat.
Maraming salamat po sa pagtatanong na yun. So, andito po si sister para sumagot. Ako lang! Sumadaya yung kasama ko dito! Okay, but okay, no problem. I'm so humble. Joke lang. I will obey you. Joke lang. Parang ano, nawawala yun. So, alam ko na, sabihin niyo, sister, how can, what can you tell us? You're a madre, no? You are very VIP sa many places, no? Well, no, I am a human being as you, no? May mga tao na talaga, they feel that they do not belong sa mundong ito. Ang sabi ni Father Luigi, you don't really have to belong. Why? Well, to feel accepted and to feel that you belong, first you have to belong to God. And you are accepted, na accepted by God. You are so loved, you are so accepted, and you belong to Him. To belong to a society, to belong or to be feel tanggap sa itong pong mundo natin. Minsan kailangan natin i-sacrifice yung values natin, i-sacrifice yung religion mo, i-sacrifice mo yung faith mo, o yung kaligtasan ng kaluluwa mo, just for you to belong to a society. Of course, hindi ko sinasabi mag-anarchist tayo. Hindi ko sasabihin sa inyo na, oh, okay, so laban-laban kayo sa lahat ng mga batas o sa lahat ng mga standards ng mundo. Hindi. Pero talaga, you know, I was meditating just one week ago. And every day, no, yung aking talagang effort na to meditate the Word of God na, may mga tao na gusto po nila feel na accepted po kasi very mababa yung self-esteem nila. If they don't belong to a group or they don't have friends na nakisalamuhan nila, they feel down, no? At katulad po ng kabataan na natatanong or ng iba mga kabataan, no? How to belong to a family that is big, big, big as the church, no? And also, no? The happiest person is the person that is more devoted to God. You remember the life of the saints. For example, St. Augustine. Imagine to live all your career as a Praetorian or lawyer at that time. No, imagine. Tapos to go and then be a monk and then a bishop. Of course, sabihin niyo, sira ulo. Sorry for the word. No, or for example, St. Francis of Assisi, he was so happy. Pwede po siyang lumakad sa gitna ng palengke sa bayan noon at sabihin, tinatawa ng mga tao kasi sabi niya, ay, kailangan nila yan. Ay, kung hindi kailangan. So, yung pinakasimple na damit. So, they can call me crazy. Yes. And maybe they can say, yes, maybe I am. For the Lord. No, maybe I don't belong to this world because I do not really belong. I belong to God. No, tinatanggap ako ng Diyos. I belong to heaven. No, yes, but I am living in this world, sister. I'm not a sister like you. Meron akong trabaho. Meron akong isang image to take care of. But ano po yung meron ka sa loob? Yun ang ipapakita natin sa labas. So, be happy with who you are. No? Kasi humility, sabi po ni Santa Teresa ng Avila, is to walk in the truth. So, kung tinatanggap mo yung sarili mo, tatanggapin ka din ng ibang tao. At kung may tao na hindi tatanggap sa'yo, bahala na si Lord. The Lord knows who you are. Yun po mga kapatid, ang sagot sa sa tanong ng ating mga kabataan at na ngayon din po, nawa po lahat ng mga question katulad sa sinabi ni Tere ay i-chat or comment ka lang po. Ayun, comment. So, Jeannie, saan po sila pwede din ma-like or ma-subscribe? So, ayun po mga kapatid, hanapin nyo lang po kami sa CMM, CIFAM Media Ministry, FB page, and YouTube channel. Ayun, so, pagkikita po tayo muli sa ating susunod na programa. Ako po si Sister Lacey Navarro from the Missionary Sister Servants of the Word. At ako naman si Chini mula sa Sisters ng San Roque de Manila Parish. At ako po si Tere mula po sa Biblical Apostolate Ministry ng National Shrine of Our Lady of Guadalupe. Hanggang sa muli! Paalam!
is a lamp to our feet, revealing to us love beyond all blessings. Your word is a light to our path, united together.